A few moments later. So what's up guys? So welcome back. So nagbabalik ako muli, no? So kailangan ko lang mag-share sa inyo ng mga bagay-bagay tungkol kay YouTube. Parang may problema ka. Anong dapat gawin sa mga vlogger na nag-upload ng video tungkol sa mga copyright na yan. Tanga talaga. So yung sa akin, isishare ko lang yung sa akin, no? So si isang vlogger o YouTuber na katulad natin, so yung pong copyright ay hindi po talaga maiiwasan yun. Ano ka nasisira, ulo? At sinong professional na vlogger, hindi po maiiwasan yun. Kasi bago po natin i-upload ang video, kailangan natin muna i-reviewin natin. So after ng ma-finalize yung video upload natin, pag na-upload na kay YouTube, after noon punta muna po kayo sa channel nyo, huwag kang magsalita na ganyan sa YouTube. Tapos punta kayo ng YouTube Studio. And then after that, punta kayo ng content nyo. Wow naman! Wow! Wow! So, pag nasa content nyo na kayo, nandun yung mga list ng mga video nyo, di ba? So, in the right side, wala ka magsalita na ganyan. May makikita kayo na copyright claim. Kung meron man na copyright claim doon sa inyong mga content, so as soon as possible dapat ma-filter niyo na at matanggal niyo na yung mga copyright claim niyo. Kinasaluduhan kita. Hey! So ibig sabihin po ng copyright claim sa pag-upload ng video niyo ay meron pong na-filter si YouTube o na-detect na isang hindi ka nais sa inyong video. Will you please repeat it? Sa inyong pag-upload. So dapat ay matanggal niyo. So gagawin niyo, itapat nyo lang yung pointer o itouch nyo lang yung copyright claim, tapos i-edit nyo. Huwag yung intindi ito, Pilipitan dila nito. Pagka-edit, so may tatlo kayong kategori. May tatlo kayong kategori. Meron doon trim, o meron doon na select a song, tapos mute song. Utsa naman eh! Utsa naman eh! So ang gagawin nyo muna sa unang pag-e-edit nyo, i-mute song nyo muna. Kung kayang i-edit sa mute song, so i-mute song nyo habang... Ano ka nasisira, ulo? Habang nasiselect pa ang mute song. So kapag hindi na kaya ng mute song, so ang gagawin nyo, magsiselect a song naman kayo. Kumbaga, yung select a song ay papalitan niya yung sound na na-detect ni YouTube na copyright nyo. Huwag yung intindi ito, Pilipitan dila nito. So papalitan niya, i-replace niya yung kanta na pinili nyo doon sa na-copyright nyo, doon sa video nyo. So sana ay mapalitan niya. So kung hindi naman, iti-trim nyo. Iti-trim nyo siya. So kapag nakuha sa trim, di it's better. Kung wala ka magsalita na ganyan, makukuha sa tatlong kategory na yon, nakuha, di may chance pa ang video nyo ay ma-monetize at mabayaran kayo. Kasi kapag na-monetize yung video nyo at may nakalagay na copyright claim, so hindi po kayo babayaran. Nagbibiro lang ako. Ang babayaran po, yung nagme-may-ari ng tunog na yon na naka-upload kay YouTube. Padal-dal ka eh. Ganun po ang mangyayari nun. So, ganun nga ang mangyayari. So, dito tayo sa loob ng siyap at medyo may kumakantang bata. Alas man buha nga mo, ha? So, yun nga. Pag na-trim nyo yung video nyo at nakuha sa trim, di okay yon.
Ngayon, kung hindi makuha sa tatlong kategory nyo, trim, salikasong, saka mute song, pag hindi nakuha, magdi-dispute kayo. Hindi totoo yan. So, yun namang dispute, eh, magbibigay kayo ng notification o counter notification kay YouTube, magpapaliwanag kayo kung talagang sa inyo ba yun, ano bang ginamit mong apps. Bakit diyan yun na inaasal mo? Ano bang drama mo sa buhay? Sa pagda-download ng mga background music, audio, banner. So, magpapaliwanag kayo. Magpunganan nyo! Sa inyo! So, maghihintay kayo sa loob ng isang buwan. Sa loob ng 30 days yung counter notification nyo. Sa classroom may batas. Bawal lumabas. Tayo nyo yun. O ano reflection ni YouTube. So, kapag pumayag si YouTube na talagang sa inyo yun at wala namang kayong nakakawan, edi okay, di ba? Tatanggalin niya yung copyright mo. Ngayon, kapag hindi pumayo si YouTube na talagang yung tunog na nasa agap niya doon sa video mo, eh, meron talagang nagmemeyari, doon talaga siya magbabayad. Hindi sa'yo. Ano yung kaya ito eh? So, yun na lang ang gawin nyo. Ngayon, kung sakali mang hindi pumayag nga si YouTube doon sa counter notification nyo, talagang copyright kayo. So, pwede pa ba kayong mag-counter notification? So, hanggat kaya nyo pa mag-counter notification kay YouTube, so gawin nyo. Tama kayo! Ako naman eh! Yun ang gawin nyo, di ba? Gawin nyo yung makakaya. So, kung hindi naman, at hindi maalis yung copyright nyo, eh, wala tayong magagawa. Gunggong! Barilin kita sa mukha eh! Ganun po talaga ang buhay. Tiisin nyo na lang yung copyright claim nyo. So, kung sakaling ma-montes nga kayo, naka 1,000 subscriber kayo, 4,000 viewers kayo, at na ma-montes na yung mga kawin nyo. So, lahat ng video, eh, babayaran sa inyo. Babayaran sa inyo yung walang copyright. Ano yung kaya ito eh? Pero yung mayroong copyright claim na hindi ma-edit, na hindi matanggal, hindi matanggal ni YouTube, so minaya kasing bata eh. Kasi yung yak ng bata ay meron din si YouTube. Ano nga pakialam mo? Meron din po nag-upload yung mga iyak ng bata. So kapag nadetect po ni YouTube na may iyak ng bata, huni ng ibon, lahat po ng tunog, pag nadetect ni YouTube, epi-filter niya yan. Sabi ko, Lindo, listop! Meron po nagme-me-ari nun. Ultimo patak ng gripo. Huwag yung itindi ito, pilipitan dila nito eh. Patak ng tubig sa gripo. Pati yung pagutot mo eh. Alas man buha nga mo, ha? Meron po nagme-me-ari ya kay YouTube. Kaya po, kung magbibideo kayo, yung talagang totally tahimik. Wala na, finish na. Kailan po ang gawin niya? So sana ay minatutunan kayo kung paano yung mga... So nag-update lang ako. So this video, for updating my channel, DIY. Huwag ka magsalita na ganyan. Huwag ka TV. So medyo matagal ako natingga. Kasi nga, sumamaan loob ko sa mga copyright na yan. Sa mga nate-takedown ko. So, yun naman pala eh, hindi po pala talaga may iwasan. Kaya nga, ikaw alam kung magalingan tiyamba mo, malakas eh. Ang masakit doon yung matakedown ka. So, yung copyright claim naman, okay lang sa mga vlogger yun. Kung hindi mga matanggal, eh, wala tayong magagawa. Eh, copyright claim. Pero kung natatanggal naman yung copyright claim, it's good for you. Kasi ulit-ulitin ko pa ba? Babayaran ka doon sa video mo yun. So, yung mga copyright claim mo na hindi naman ma-edit ni YouTube na, hindi niya matanggal yung copyright mo. So, wala akong magagawa doon. Hindi yung naman pwedeng burahin yun. Tanggalin, magagalit siya si YouTube. Huwag ka magsalita na ganyan. Kung di mo pwedeng tanggalin yun. So, ako yung maliligo. Ako yung nasa loob ng CR kasi yung bata na yak. Baka kasi ma-capture na naman ni YouTube. So, makaka-copyright na naman ako.
Eh, parinig ka na eh, parinig eh. So, pag na-copyright, mahihirapan na naman ako mag-filter. Eh, parinig ka na eh, parinig eh. Kasi, i-edit ko na naman yung copyright ko eh. Diba? Kailangan tanggalin yung copyright claim. So, kaya pala, labas-masok ako sa CR. Nandito ako sa loob ng CR, oh. Ako'y maliligo. Maliligo po ako. Kaya po ako nandito sa bahay ng kumbari ko. So, matagal akong dinibibidyo. Kahit doon sa una, sa pangalawa kong channel na DocTech. Parang may problema ka. Doon sa mga video na in-upload ko, eh, meron din palang copyright claim. Meron po siya mga copyright claim. Kahit na nag-download ako sa mga website na pre-background music for YouTube. So, copyright pa rin. Huwag ingitin dito, Pilipitan dila nito. Copyright pa rin pala yun. Para kay YouTube. So, ang gagawin nyo po, kung gusto nyo maglagay ng audio track o yung soundtrack, video clip, so talaga dapat manggagaling kay YouTube na license na pwede kayong payagan. Yan yung po yung gawin nyo. So, mag-download po kayo sa library ng YouTube para sa audio track nyo, sa background music nyo. So, doon na lang po kayo kumuha. Nagigil ka. Tapos, pagka-download nyo, i-dedicate nyo, ilagay nyo doon sa description kung sino yung kumanta at saan nang galing. So, pag nilagay naman nyo yung pangalan doon kung sino yung kumanta, alam na ni YouTube yung kung sino yung kumanta. Matalino si YouTube. Tanga-tanga. Si YouTube, eh, isa si Google, eh, isa lang, sila lang may-ari ng YouTube ng Google. Ayaw ka magsalita na ganyan. So, ilang payo ko sa inyo, huwag na kayo mag-aksay ng panahon na mag-download ko sa iba-ibang site, ng mga background music, audio clip. So, dapat, gagawa kayo ng sarili nyo. Sarili nyo na lang. Ulit-ulitin ko pa ba? Huwag na kayo mag-download kung saan-saan dahil ika-copyright pa rin talaga ni kawan niya ni YouTube. So yung mga ampayo ko nga sa mga audio clip, sa soundtrack, doon kayo kumuha sa audio library ni YouTube. Mag-download kayo doon. At ilagay nyo doon sa description nyo yung inyong audio. Para alam ni YouTube. Para hindi na siya mahihirapan pa kaunin. Kahit sabihin mo hindi mo ilagay, alam din niya. Kung ano yung ginamit mong soundtrack, so audio track. So yun na lang may papayo ko sa inyo, no? So itong video ito ay update ko lang sa aking DIY para sa aking nalalabing isang one strike pa. So I hope na hindi na ako ma-strike ni YouTube kasi magiging maingat na ako kasi pag nakatatlo na ako wala na, burado yung channel ko. Sayang ang masubscribe ko. Yung paghihirap ko sa pag-e-edit ko gabi-gabi at pagpupuyat ko. Eh, parinig ka nun, parinig ka. So, hanggang dito na lang siguro, ano? Hanggang dito na lang. At ako'y maliligo na. So, God bless po sa inyo at sana nanuwaan nyo ko tungkol sa mga copyright claim na yan. So, itulad nga ng sinabi ko ay hindi po maiiwasan nyo kahit sinong professional na vlogger. So, hanggang dito na lang po at ako maliligo na. Oh, so God bless po. A few moments later. So welcome back guys. So nandito ako sa computer, no. Dudugtong ko lang 'to sa video para malaman niyo kung paano niyo makakuha yung inyong copyright. So saan niyo makikita, no. So make sure na yung audio ng computer ay naka-off. Off niyo muna. Mute niyo. Para just in case na nag-open kayo ng video o ng browser sa YouTube, eh hindi po natin makukuhanan ng mga audio track o music o anuman na makaka-copyright po tayo. So, simulan na natin. So, punta tayo ng browser. Make sure po ang inyong audio ay naka-off dahil mamaya baka karoon ng problema. So tayo sa open tayo tapos YouTube.
So, idudukdong ko lang yung kawan na to, no? Subscribe na, subscribe. Para... So, eh yung channel ko. Papaliwanag ko sa inyo kung paano. So yung channel kong yun eh, yun yung pangalawa. So hindi ko natatagal, baka kasi makita ni YouTube eh, gumagamit na naman tayo ng banner. So maglalagay muna tayo, magsasign out muna tayo dito sa anak na kumpare. Kailangan kong sign out ka. Sign out muna. Yan, sinasign out ko muna yung kanya kasi sasignin ko yung akin. Paliwanag ko sa inyo kung paano yung sinasabi nilang copyright. So use another account. So ikaw ko muna yung akin na ilalagay ko muna yung aking account. Ito yung sa DIY ko na account. So may mga nandito sa kawan eh, sa camera natin eh, nakaharap sa kawan. A few moments later. So welcome back at narito na tayo. Narito na tayo sa aking channel. So ito yung sinasabi ko sa inyo, punta muna kayo ng YouTube channel nyo. So punta kayo ng yung picture nyo nyo. Tapos YouTube Studio. So, pag nasa YouTube Studio kayo, pag nandyan na kayo sa YouTube Studio nyo, yan. So, dito kayo sa kawan na yan. So, ito yung icon nyo, no? So, hanapin nyo yung kawan nyo. Yung content, yan. Pili nyo yung content. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ng copyright claim nyo, kung saan nyo makikita. So ito na yung mga video nyo. So napunta tayo sa content. Ito yung mga video nyo, video list nyo, yan. So nakapost dyan lahat yung mga video nyo. So dito sa right side, kung titingnan nyo, meron silang public. So nakapublic siya yung mga video nyo. So dito naman, dito, yan, restriction. Diyan sinasabi kung may naka-copyright kayo o wala. So, dahil nga nakanan, yun eh, inayos ko na. Pinilter ko na. Tinanggal ko yung mga copyright. So, yung katulad nito, may mapakita ko sa inyo. Yan. Copyright claim. So, yung pointer, itutok nila sa copyright claim. So, ibig sabihin po ng copyright claim, ay meron po kayong copyright na filter ni YouTube. So, pag yan po ay na-monetize ni YouTube, so hindi po kayo babayaran ni YouTube. Alam niyo kung bakit? Kasi may naka-copyright nga kayong audio o soundtrack o video na hindi sa inyo. So magbabayad si YouTube pag na-monetize 'yan. Magbabayad si YouTube doon sa nagme-may-ari mismo ng na videoan niyo. Doon po siya magbabayad, hindi po sa inyo. So ang gagawin po niyo diyan para matanggal 'yan, eh meron po kayong punta kayo sa copyright claim, tapos i-details nyo, details. So lalabas po yan. Copyright summary and status. Not affected. Public. So yan po yan nagkakaroon ng gawan. Problema dyan. Monetization. So hindi nyo po makakawin yan maayos hanggat hindi nyo nga inaayos. So pupunta po kayo dito sa baba. Ayan. Video cannot be monetized. Hindi po ma-monetize yung video nyo. Hindi po kayo babayaran kasi nga na-copyright nyo. So magbabayad si YouTube doon sa na-copyright nyo, sa nagmimiari. Doon po siya magbabayad. So ang gagawin nyo po yan, pupunta kayo dito sa select action. So may tatlong kategory dyan o apat. Itong tatlong kategory, titingnan nyo kung pwede siyang maikawan dyan, maayos, maipilter natin ng
para mawala yung copyright nyo. So, try natin na mute song. So, yan. I-mute natin yung song kung kaya. So, dito sa part na to, ay hindi ko na siya may mute song kasi naka-hide na siya. Kasi nakailang beses na umute song. So, wala. Hindi po pwede. Pero sa inyo, kung mamimute song, nyo siya, di it's better. I-select nyo lang dito tapos i-continue nyo hanggang sa mawala yung nakukuha niya. So sa akin, hindi na po pwede kasi nga nakailang beses na akong try. So pupunta ulit tayo dito sa select action. Tapos, i-replace naman ang song. I-replace natin ang song kung pwede natin tabunan yung mga kumbaga yung nakapture ng ating video. So ito yung nakapture ng ating video, yan po lang yan. Ito, saka ito. So itry natin na palta ng mga audio track kung pwedeng tabunan. So pupunta lang tayo dito, i-click lang natin sa may red spot na yan, tapos pili tayo ng mga kanta dyan sa YouTube yan, tapos mag-a-add tayo. Yan. So nandoon na sa ibaba, tumapat na. So hindi pa rin abot. So kukuha pa rin tayo ng isa. Kukuha pa tayo isa. So nandoon na, magkatabi na. So ngayon, ikakuha mo lang to, i-move mo lang. Move mo ito. Itong isang to para matabunan yung pula. O yan. So natabunan yung pula, natabunan na. So ito, ikakuha mo na lang to. I-adjust mo na lang. Kitrim mo. Yan, so na-trim na. So hindi nakita yung pula, di ba? So ito dito naman sa dulo. Yan is pamamagitan ng select asom para matabunan natin yung mga na-copyright natin. So kukuha tayo ng song uli, mag-add ulit tayo. At itatabo natin 'ton. So nandito siya kumuan. Idadrag lang natin. Yan. So ikaw natin. Yan, inikawan na natin. So hindi na siya pula pati dito sa unahan. So ngayon, i-save natin. Titingnan natin kung mawawala. Tapos yan, tinatanong ready to replace song. Oh, ready to replace song. Tinatanong niya. So, di i-save natin, i-save natin siya. So ngayon, titingnan natin kung siya nakawa na natanggal yung copyright, kung kinakuha na niya, pinaprocess na niya. O tingnan nyo, hindi na siya nagbago kasi hindi na siya may edit ni YouTube. Hindi na siya may edit ni YouTube kasi nakailang beses na akong gawin. So ganyan ang gagawin nyo. Pupunta lang kayo sa ganyan, sa content, yun nga, content. Tapos, ito yung mga video nyo, bago sa right side, di ba, magkatabi ang public, bago dito, nan. Kung may copyright kayo, copyright claim kayo, di itapit nyo lang yung pointer. Tapos, makikita nyo yung CD details, pindutin nyo yung CD details. Tapos, lalabas dyan yung na-copyright nyo. Tapos, ayun nga, na-copyright. So, kailangan yan, tatlong green dapat yan, tatlong green dapat yan. So pag hindi nakatatlong green yan at titipula, ibig sabihin may na-copyright kayo. So ang gagawin nyo, pipili kayo dito, select action, kung anong gagawin nyo. May tatlong kayong category: replace a song, mute song, o trim out segment. Tatanggalin nyo yung na-copyright, o pabalitan nyo yung na-copyright, o imi-mute mo yung music na na-copyright. Yan ang category nyo. Ngayon, kung hindi makuha sa tatlong category yan, so pupunta kayo sa dispute. So ang dispute naman, so para magbibigay kayo ng counter notification kay YouTube, magpapaliwanag kayo kung ano yung mga ginawa nyo, pag-upload nyo, mga ginamit nyong app sa pagda-download, yun, ipapaliwanag nyo sa kanya. So ikakuha nyo to, i-check nyo lang yung box, yan. Tapos next, continue. So yan, ngayon ano bang pipili ka sa apat na yan, pipili ka kung anong kawan mo. Ano ba ito? Sa license, I have permission or a license to use the content claim
in my video. So pipili lang kayo. So ang pinakamaganda yung piliin itong original content. So sasabihin niyo sa YouTube na kayo ang original na nagawa ng inyong video. Yan. Ni-next niyo lang tapos i-check niyo itong box and then continue. So dito niyo ipapaliwanag kung nabuwa. Sabihin niyo kayo po ang gumawa ng video na to at kayo ang original. May right ako para i-claim to dahil kawan, ako nga ang nag-video dahil mga ginamit kong... Doy, ingay mo! Natutunog ako, nagisig ako sa mga radyo! So, yun nga. Ito yung example niya. Give the claimant as much information as you can about you. This content is completely your original creation. So at sinasabi dito, ipaliwanag mo, magbigay ka ng paliwanag na nagsasabi ikaw talaga ang gumawa ng videong ito. Na ikaw yung original. So ipapaliwanag nyo kung ano yung karapatan nyo. So ito yung counter notification ko YouTube para may ikaw nyo sa kanya, may paliwanag. So maghihintay kayo ng after 30 days, isang buwan. So after na magbigay kayo ng message, so i-click nyo tong kamo na to, yung checks box, itong box na to, i-check nyo lang tatlo, yan. Tapos ilagay nyo yung pangalan nyo, yung mismo sa Google nyo yung pangalan nyo, ilagay nyo dyan. Buwa, ako, Mendoza, Jomart. So itatype nyo lang dyan yung pinaka signature nyo. Oh, yan. So yan yung kunyari pa, yung signature Mendoza Jomart B. Tapos isasubmit nyo. Sasubmit nyo siya. So sa akin, hindi ko na gagawin yon kasi wala naman akong kawan na may isasubmit sa kanila kasi baka talagang may nakawan ako yung mga pagda-download ko ng video kasi nagda-download ako sa mga website, hindi ko naman alam na, siyempre, mga beginner lang tayo, hindi ko pala alam na bawal. So, ngayon ko lang nalaman, after ng pagre-research ko sa YouTube, kung bakit nagkakaganto. So, nalaman ko na. So, yung copyright claim na hindi nyo matanggal, kung sakasakali, hindi pumayag si YouTube, talagang na-copyright kayo. So, wala kayong magagawa doon. Nagigil ka. So, case na yun eh, na-monetize yung mga video nyo at na-monetize nga kayo, naka 1,000 subscriber kayo, 4,000 viewers. So, yung mga na-copyright claim nyo na hindi ma-edit, hindi na matanggal, pag binayaran yan, so babayaran yan ni YouTube doon sa mismo na-copyright nyo. Ano ka nasisira, ulo? Walang bayad dyan sa inyo. Ang babayaran lang sa inyo, yung mga nan na yan, nan, yan, yung wala kayong na-copyright, yan lang ang babayaran sa inyo. So, I hope na naiintindihan nyo ako kahit medyo magulo yung paliwanag, no? Kasi maingay sa labas, nagpupukpok ng martilyo si Lindo, Nagpupukpok ng martilyo, Oh, yan. So, yung iba dyan, na-edit ko na. Wala na yung copyright niya, puro nan na. Yan, titingnan nyo lang lagi sa restriction after ng uploading nyo, pumunta kayo sa content nyo. Tingnan nyo agad sa content nyo, sa mga video nyo, dito sa visibility, saka restriction. Kaunan nyo tingnan yung restriction. Titingnan nyo kung nakanan. Pag hindi siya nakanan, naka-copyright claim, ibig sabihin, meron kayo naka-copyright. So, ang gagawin nyo, i-filter nyo agad. I-ra-right-click nyo agad, o kaya itapat nyo lang yung pointer, automatic, meron naman dito edit details. Edit details nyo agad. So, ganyan ang gawin nyo. Ito yung i-share ko lang sa inyo para alam nyo kung paano nyo, gagawin. Kung ano yung gagawin nyo kung sakaling may copyright claim kayo. So, sana may natutunan nga kayo at kahit medyo, ito nga, medyo nabubulol na ako kasi wala pa akong kain at puyat ako. Tanga talaga. Sa katatrabaho. Sige, so hanggang dito na lang. At magsasign out na ako sa aking YouTube channel. So sign out ko na to at ilalag out ko na. Tulad ng sinabi ko, bago nyo bukasan ang computer o bago nyo capturean yung computer nyo, siguraduhin nyo ang inyong desktop o yung audio nyo nakamute yan. I-mute nyo. Ulit-ulitin ko pa ba? Yan. I-mute nyo yan. Actually, totally.
Oh, bago nyo ikuha ng video yung desktop nyo, kasi maaari maging video banner clip yan. At may filter na nga ni YouTube na sasabihin sa iyo eh meron kang video clip na nakuha na. Kasi nga gumamit ka ng computer bago may sounds pa. So ingat na lang. So hanggang dito na lang mga ka-DIY, at maraming salamat po sa inyong panonood. Stay tuned and God bless.